Yun po ang dahilan. So, yung mga Magic Flex na nanonood ngayon, wag kayong one day millionaire porque nakasahod kayo ng ganyang kalaki dahil hindi po natin alam na makakasahod kayo ng ganyan pa ulit sa susunod. O, kung ang revenue nyo ay 500 peso sa isang araw, dapat ang gagastusin nyo sa isang araw ay wag lalagpas ng 500. No? Ganun po ang ano dyan. Technique. Ang YouTube ay business, no? Katulad ko. So, ibig sabihin mga kasuward, sa mga small YouTuber natin dyan, kaya nyong sumahod ng maganda-ganda kapag masin... Good morning sa ating mga kaamigo dyan. Bagong araw, panibagong umaga at panibagong upload naman sa atin yan. Our video for today is reaction video lang ito doon sa ating idol na si Japper Sniper, no? So mayroon kasi siyang challenge na mga Magic Flex, yung mga YouTuber doon sa Bukana at dati kong mga kasama. Kasi isa rin ako sa Sword Family, no? Sa grupo. Kaso nga lang, hindi ako masyadong nagano. Kumbaga sa ano pa noon kasi hindi ko sinugal yung pagiging vlogger talaga na full vlogger siya dahil may nag-aaral ako. So hanggang reaction video na lang ako. Nakakaingit nga lang kasi grabe, 6-digit kinuha nila sa sweldo nila sa isang buwan. 6-digit ha, 100 hanggang 200,000 kinita nila sa isang buwan. So pa-challenge yun ni Idol Japper sa mga ano nila, sa mga Magic Flex. Yan. Kung paano kukunin yung 100,000 pataas na sweldo sa isang buwan. So panoorin natin to, grabe kasi mayroon tayong makukuha ditong aral kagaya sa atin ng mga small YouTuber kung paano ang diskarte para ma-reach nila yung kita sa isang ganong kalaking kita sa isang buwan ng 6 digit or 100,000 to 200,000 pataas. Yan, grabe. Sobrang nakaka-amaze talaga. So panoorin na natin at time check is 6:30 ng umaga. Bago ang lahat, please subscribe my channel Ramel Balinsona Official and hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong darating kong video. So yun, mag-intro man tayo. Pasok, intro. Reveal, ito yung 6 digits challenge. So ito na yung ating sahod reveal sa ating Magic Flex, no? So pwede kayong mag-comment dyan kung sino ang sa palagay ninyo ang number 1. Number 1 ibig sabihin sino ang pinakamalaki. Gaya ng sinabi ko noon, hindi ko ilalive kasi ibablog ko dahil may mga ibablur akong mga figure. Kaya lang dahil makutingting siya, makutingting. Kaya ang ginawa ko, nilive ko na lang pero kinuha ko na yung mga screenshot ng kanilang mga sahod sa August. Na-edit ko na, natakpan ko na yung iba. So yun, ipapakita ko sa inyo mismo live. Alam. Alright! Ta-da-ding! Gusto ko lang ulit magpasalamat sa ating mga viewers, sa solid community ko. Napaka-solid ng community ko mga kasuward. Grabe, sobra. The best. Okay, 1,000 viewers na! Galing! So marami talaga nag-abang. Okay. Start na tayo. Bago ko ipakita sa inyo, ito uulitin ko kung bakit ko ipapakita sa inyo ang kanilang revenue sa August lang ha, doon sa challenge. Kasi deserve ng mga viewers, deserve ninyo na mapanood o makita ang kanilang revenue kasi kayo ang nanonood sa kanila. Eh hindi naman sila magkakaroon ng ganitong revenue kung walang challenge, no? So naka-focus talaga ang mga nanonood. May mga kanya-kanya kayong mga manok. So gusto ko lang malaman ninyo na ang Magic Flex po ay sa mga previous na mga buwan ay hindi po sila nakakasahod ng 6 digits. So, ulit na rin ang ating mga Magic Flex ay si Jan Igor, Jan Riot, si Kanuto, si Kabungot, si Kabugoy, si Kuenoli Vlog, si Franstar, si Jokes at si Gundox. Mag-start tayo sa number 9. Ang ating number 9 ay ang nag-number 1 noon. Teka, bago lahat yan. Ano tayo? Si Jokes, nandito si Jokes. Si Lovely. Si Lovely po ang aking editor ngayon. Si... Oh, si Jan Igor. Ako rin. Saka si Hansik. Ito ang Hansik. Yan. Alright. So, ang number 9
Pahulaan mo muna, no? Okay. Hulaan nyo. I let my drum roll. Yan, ang number 9 natin ay yung nag number 1 noon. Si John Igor. Yan. So yan ang kay John Igor. Yan yung profile niya. So ito yung kanyang August 2,263.11 dollars. So 100 plus yan. No, ito yung profile niya. Yan si John Igor. Yan. Okay na? So kung makikita niyo itong March, April, May, June, July, August. Yan, yan August yan ha. August 2,263. Okay. So yan po ang naipon ni John Igor. So si John Igor po ay ang ating number 9. Next. Ang next natin si Rigondox. Si Rigondox. Inahabol mo ka ni Rigondox. So si Rigondox. Ito. Oh, ito yung kay Rigondox. Wait lang, diyan lang kayo. Ayan, yan yung kanyang profile. So ito yung kanyang kinita sa buwan ng August is 2,274. Oh, malinaw yan ha. 2,274.92. Okay. No, si Rigondox mo ang laging nangungulaylat. Pero nahabol niya si John Igor. Nanating nauuna. Okay. Next. Oh, meron dito. Meron ditong nagko-comment oh. Ang ginagawa nila, kinoconvert na nila kaagad sa ano? Sa peso. Oh, 56 palitan ngayon. Eh. Oo. Ang laki ng ano ngayon? Ang laki ng dollar ngayon. Oy, kinoconvert. Number 3. Number 3. Ding ding. Sino? Number 7 kasi. Ay, number 7, number 7. Oh, number 7. Si Franstar. Franstar. Si Franstar number 7. Nasaan si Frankie? Ito naman ang kay Franstar. Teka, check ko muna baka hindi ako natakpan. Ayat. Yun. Si Franstar ay nakakuha ng ito ang kanyang profile. Franstar. Malinaw yan ha. Ito ang kanyang sahod sa August 2,317.38. 2,317.38 sa buwan ng August. Yan. Okay, 2,317. So congrats kay Franstar number 7. Sunod 6. Di makakasulit. Tingnan nyo yung ginawa nyo sa Magic Flex. Ganun ang mga sahod yun. Biro yun. Number 6. Si Kabungot. Yeah. Si Kabungot number 6. Si Kabungot, ito yung kay Kabungot. Kung sino pa yung mga napapag-iwanan na nakaraan. Oo, oh, galing. Silang humataw. Ito. Ito yung kay Kabungot. So yan yung profile ni Kabungot. Yan, kung mapapansin ninyo ang mga date dyan, kanina ko lang kasi hiningi yan sa kanila. Yan si Kabungot at ang kanyang revenue sa buwan ng August ay 2,403.54. Yan, malinaw yan. Naka 100k na sahod dahil sa challenge. At pangalawang sahod pa lang niya yan na naka 6 digits siya. Hindi pa yan makapaniwala. Congrats kay Kabungot. Ang ating number 5 ay si, hulaan nyo. Hulaan nyo kung sino ating number 5. Ang ating number 5 ay si Jokes. Yeah, tinayo. So si Jokes ay nangungulilat din dati. Sila dalawa ni Rigondox, di ba? Pero ngayon, number 5 siya. Ayan. So yan yung profile ni Jokes. Ayan. Natakpan man. Sa kanyang kay Jokes. At ito ang kanyang August revenue 2,586.51. You know? 2,586.51. So, may mag-comment dyan. Hintayin ko yung may mag-comment. 586. Yan, sabi ni Zell Balagtas, kinoment na. So, yan po si Jokes ang ating number 5. Okay, so pasensya na mga kasar, live ko na lang. Mas okay tong live na lang para walang ano.
Para wala. Oh, may nag-convert na kagad. Si Engineer 09 Gaming. Galing. Okay. Number 4. Uy! Teka lang, wala kayo. Sino number 4? Hindi, may natira tayo. Ang natira si Dugdug. Si Kabugoy. Si Kanuto. Si John Riot. At saka si Noli. So, sino kaya ang number 4? Ting-ting-ting! Pahula din yan. Hindi. Alam ko. Alam ko. Sige, sino si... Ayan. Number 4, sino? Kabugoy. Yon, si Kabugoy. Tama sila. Si Kabugoy, congrats kay Kabugoy. Dahil si Kabugoy, once a day lang yan nag-upload. Pero, hindi ko alam kung bakit natalo niya yung iba. No? At hindi naman ganun kalaki ang mga views ni Kabugoy, pero grabe ang review niya. Ito kay Kabugoy. Solid ang view. Yan ang kanyang profile si Kabugoy. So dididing, ayan ang August niya ay hindi pa. Hintayin na natin na may mag-comment. Hoy, nakita ni Kulokoys. Okay. 2,618.25. Wow! Yan, the best! Biruin mo! Alam mo yung iba dyan, humabol na lang yan sa last 2 days, 3 days. Yan. So, congrats si Kabugoy, number 4. Number 4 si Kabugoy. Mayroon na natay tatlo! Si... si Kanuto, si John Riot, at saka si Nuli. Ta-da-day! Hulaan nyo muna kung sino ang number 3. Oh, okay, okay. Magpahula tayo dito kung sino number 3. Si... Kuya. Ting-ti-di-ding! Kuya. Ting-ti-di-ding! Okay! Ang ating number 3 ay... Sino? Kanuto. Si Kanuto! Hey! Si Kanuto ang ating number 1 palagi noon. Ngayon ay number 3. Si... Ayan, si Kanuto. Ayan, shoutout kay Kanuto. At shoutout din kay Kanuto na nagpaubaya kasi yan si Kanuto noon. Nag-relax siya noong nakagraduate na siya. So, hindi na siya naghahapit. Ito. So, ayan yung profile ni Kanuto. Ayan, si Kanuto ang naiba kasi iPhone kasi ang gamit niya. Yan, si Kanuto. Ayan yung profile niya. At ang kanyang revenue ay... Yan, 2,815.95. Sabi ni Elite the Rookie. O, di ba? So kung nagtuloy-tuloy si Kanuto siguro, talaga nag-happy siya, baka makaka... 3,000 plus pa. Makakalagpas pa. Congrats kay Kanuto! Dalawa na lang! Si John Riot na lang at si... Noli ang natira! My goodness! Si Kuya! John Riot number 1. So sino ang sa tingin ninyo ay number 1? Hintayin mo natin. John Riot number 1. Ma, oh, John Riot number 1, John Riot, ang dami ah. Sige na, basahin niyo kung sino kaya ang number 1. May 110 BPS ata. Mayroon din nagsabi na Nuli, mayroong John Riot. 50. Lupe. Ito. Ito ma Lupe. Ito. Ang number 2. Ting tereng. Ting tereng. Ang number to sa ating 6 digits challenge ay si John Riot! Number to si John Riot. Lupit, grabe. Congrats kay Nuli. Si Nuli ang number 1, nakakuha ng pinakamalaki. No? So ipapakita ko lang ang kay John Riot. Ito yung kay John Riot. Squatter girl. Ito ang kanyang profile, si John Riot yan. Yan si John Riot. At ang kanyang nakuha ay... So, 3,198.11. Wow! So, kung napapansin niyo mga kasuwards, si Nuli at si John Riot at saka si Kanuto, hindi talaga naghiwalay. Magkasunod talaga silang dalawa. Number 1, si Nuli! Hindi ko na ipapakita sa inyo. Nag-champion ay si Nuli. Payag ba kayo? Sige. Sabi ni Nuli, bay, baka pwedeng hindi ko wag lang ipakita. Sabi, hindi, magpapaalam ako sa mga viewers. Eh, parang walang papayag na hindi makita eh. So, ano kayo? Magkumaga naman eh, survey muna tayo. Ipapakita o hindi? Survey. Ay nga, inaantay ng viewers eh. Natin. Ah, pakita man, puro pakita. 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 Kasi inaantay nila eh, kaya
Number one, si Kuya Noli. Grabe, alam niyo mga kasol, si Noli, siya ang may pinakamababa ang views sa lahat na nag-umpisa, no? Doon siya bumulusok doon sa pagpunta namin ng asiguran kung bakit, mamaya isasabihin ko sa inyo kung bakit siya nag-number one. Ito ang kay Noli. Yan ang kanyang profile. Huwag ka mga gulubi. Yan si Noli. Teka lang, malabo. Ang kanya nakuha ang revenue ay... Bahala na kayo dyan! Mag-comment kayo kung nakita ninyo! Oh no! Oh no! Convert nyo na yan! Oh, na may nakita na. May nakakita na. So, 4,097.59. Right! Ah! 200,000! Magpapalit ka na yan! Grabe! Lagpas-lagpas na si Dani! 700,000! So, ayan mga kasoverd. Duble! Ayan, yan po ang ano. Congrasyo si Silahis! Yan! Yan! So, yung pinakita ko sa inyo ay sa buwan lang ng August. Yun po yung pa-challenge natin. Okay, tinakpan ko yung iba. So, ha? Isa-isahin muli sa kanila. Hindi, bahala na sila doon. Okay na yan. Napakita ko na. So, kung grabe, no? No, ngayon mga kasoward, yung mga revenue na yan, yung mga revenue na yan, ay makukuha yan sa September pa. No, sa sahod ng September. So, baka mag-expect yung iba na may mga pera sila. Wala. Wala mga pera yan. Yung kay Noli, kung bakit bumulusok yun, unang-una, nagkaroon siya ng, nag-viral yung kanyang squatter girl. No? Nag-viral yun. Malaking tulong talaga yun. Tapos, pag nung nagpunta kami ng Aurora, no, kaya sinama ko yun si Noli, kasi talagang mahina ang kanyang mga views. Kaya grabe siya mag-upload, para binabawi niya sa upload. Pagdating doon sa kasiguran, kasi si Noli lang ang may cellphone na may pinakamalakas ang signal sa lahat namin. Yung kanyang Redmi, no? Siya ang nakakapag-upload ng tuloy-tuloy. Kami bihira kami makapag-upload, yung iba, no? Kaya nauna si Noli, at saka ang sipag niya mag-vlog talaga. Sipag niya mag-upload, malaki ang mga views. Tapos nung natapos na, nakagraduate na siya, nagtuloy-tuloy pa rin siya. Nung nagtuloy-tuloy pa rin siya, bumalik siya ng Bulacan, tinuloy-tuloy niya yung kay Squatter Girl, no? So yon. Kaya nakuha ni Noli. So ibig sabihin mga kasoward, sa mga small YouTuber natin diyan, kaya niyong sumahod ng maganda-ganda kapag masipag lang talaga kayo. Kung meron kang solid na, halimbawa, meron kang solid na 10,000 viewers na nanonood talaga sa'yo, kahit na ang subscribers mo ay 100,000, kapag ang solid sa'yo dyan ay 10,000, yan na lang pahalagahan mo. Mag-vlog ka, ibig sabihin, nakakakuha ka ng magandang views o magandang sahod sa sipag na lang, sa sipag mo idaan. Kasi kung konti lang ang subscribers mo, tapos mga solid naman, edi, yan ang ginagawa ni Noli. No? Dahil ang views niya dati 3,000, 1,000, 4,000, pero apat na vlog sa isang araw. Kaya nakuha niya yung ganung revenue. So, ito naman, itong ating Magic Flex, kaya po gumawa ako ng challenge. Kaya gumawa po ako ng challenge na yan, kasi nasa mga 90% talaga na tingin ko doon kayang-kayang makagraduate lahat. So, makakasahod sila ng at least 100,000. Para, unang-una, yung mga Magic Flex, hindi na kayo mangutang sa akin. Diba? Nainis na ako eh. Kasi lagi silang kinakapos. No? Lagi silang kinakapos. Diba? Siyempre, Dol, baka pahira mo na ako ng ganito, pahira mo na ng ganyan. So, hindi naman, buti sana ang inihiram niyo, mga, 10,000. Malalaki eh. Diba? Kaya, so, siguro, bahala kayo. Ngayon, nakasahod na kayo ng ganyan. So, mayroon na kayong makapag-start na kayo ulit. Hindi na kayo kakapusin, no? Yung 100,000 na yan, enough na yan para gagawa kayo ng content na meron kayong cash, meron kayong financial support sa pamamagitan ng YouTube. Hindi na kayo kakapusin, no? Hindi na kayo
lalapit-lapit sa akin para pag nag-gapit kayo ay alam nyo naman, mga kasawin, alam nyo kasi ako kasi, siyempre, mga magic flex talaga mga kasawin pagdating sa financial talaga, yan sila. Mga, kahit hindi magic flex, marami dito, pupunta sila sa akin. Yan. So, dahil ilang beses na nangyari yun, kaya meron tayong ganito, ang pagbablog kasi, katulad sa ginagawa namin, yung sahod na 100,000 na yan, hindi yan makukuha nila ng lahat. Kasi, unang-una, babawasan pa yan ng tax. No? Ang laki ng tax. Babawasan yan ng tax, tapos, ang pagbablog ay namumuhunan. No? Yung mga ginagawa nila dyan, Igor, ginagawa nila Noli, di ba, may mga charity sila, bukod sa sponsor, gumagastos sila ng sarili nilang pera. Si Jokes, gumagastos niyan, yung mga ginagawa niya dito, bumibili sila ng gasol, yung inayos niyong CR, yung gumagastos siya, bumili siya ng doorknob, gumagastos po sila. Si Franstar, minsan, pag hindi ako kasama, pag sila-sila lang, nagpapagas sa mga sasakyan, di ba, pag pumunta ng Burias, magkano ang bayad sa sasakyan, 3,000, gumagastos po sila. So, kapag wala silang enough na pondo, masusure talaga sila, no? Kasi pag nagbablog ka, kailangan talaga ng pera, no? Kasi mamumuhunan ka. Mamumuhunan ka. So ngayon, meron na sila. Meron na silang financial. So, makukuha nila yan sa September 22. Pag nakuha nila yung pera na yan, hindi lang naman 100,000, lagpas pa yun eh, kasi may mga ano eh, may mga butal-butal pa eh. So, sana ma-maintain nila, titignan natin kung wala na ang challenge, kung makakasahod pa rin ba sila ng 6 digits. Yun yung unang dahilan, no? Para magkaroon sila ng kapital, no? Number two, mga kasaward, marami kasi akong sponsor. Marami akong sponsor dun sa Burias, about dun sa yung tinatawag kong pagi, yung matanda, natatandaan yun, yung papaoperahan natin, na lumubo na. Diba, ang sabi ko noon, pag bumalik ako ng Burias, kukunin ko na siya, ipapadadalhin namin sa ospital. Pero, ang sabi ko noon, kailangan ko ng 6 digits na pondo, kasi hindi biro, no? Marami na pong nag-sponsor noon, marami na nakalikom kay Mika. Pero, sir, ako, magbibigay din ako, pero gusto ko talaga ng mas malaki pa. Kaya isa po yan sa dahilan, nagpa 6 digits challenge ako para kapag silang lahat ay makasahod ng 6 digits, mag-iayain ko sila, mag-ambag-ambag kami kahit konti lang para pagsamasamahin namin yung pera namin para makakuha kami ng malaki-laking pondo. Ang target ko kasi at least 300 to 400,000 lalarga na kami ng Burias. So, ayaw ko na munang, ang gusto ko, mas malaki yung pera namin kaysa dun sa mga sponsor. Yan po ang number one ano ko, target ko. So dapat kakausapin ko sila ng ano, kakausapin ko sila in private. Kaya lang naka-live naman ako para malaman niyo na rin. Yun po ang isa sa mga dahilan, no. So sumasahod sila. Siyempre may mga nagkautang-utang mga yan eh, nagkautang-utang yan dahil para magawa nila yung mga content, no. So hindi nila makukuha talaga ng buo yung 100,000 kung eksakto lang 100,000. Yun po ang dahilan. So yung mga Magic Flex na nanonood ngayon, wag kayong one day millionaire porket nakasahod kayo ng ganyang kalaki, dahil hindi po natin alam na makakasahod kayo ng ganyan pa ulit sa susunod na sahod, no. So kung maari sa araw-araw na pangangailangan, mas maganda kung ang kinikita nyo sa revenue sa isang araw, dapat mas maliit yung ginagastos nyo, no, kung kaya nyo sa isang araw. Halimbawa, kung kumakain kayo sa isang araw ng sa ang gastos nyo sa buhay araw-araw, pagkain lahat-lahat na sa isang araw ay 1,000, dapat ang kikitain nyo ng revenue dapat mga 2,000, no? Para hindi kayo lugi, ganun ba? No? So, kung ang revenue nyo ay 500 pesos sa isang araw, dapat ang gagastusin nyo sa isang araw ay huwag lalagpas ng 500, no? Ganun po ang ano dyan, technique, no? So, ngayon, abangan nyo ang mga gagawin pang mga vlog ng Magic Flex. Baka kasi uunahan ko na lang kayo, baka mabash, baka ibabash sila na, oh, may 100,000 ka, bakit ganyan lang ang binibigay mo, ganyan lang ang ano, ganyan. Huwag nyo pong ibash na ganyan kasi namumuhunan sila, no? Ang YouTube ay business, no? So, masaya ako mga kasawer dahil yung ating mga Magic Flex ay nakasahod sila ulit ng ganun. So, ang sana may mga, sa mga YouTuber dyan na maliliit na YouTuber na maliliit na mga sahod, no? Sana may natutunan kayo dito sa live na to, na ibig sabihin, kung masipag ka lang talaga mag-vlog, no?
kahit maliit ang followers mo, kakasahod ka na maganda. Sipag lang. Tapos makapag-viral ka pa. Yan.